Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Naniniwala ako na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan dahil sa kanila nagsisimula ang lahat. Naniniwala po ako ng kabataan ang pag-asa ng bansa dahil ang mga kabataan po making future adults ng ating bansa. Naniniwala ako ng kabataan ang pag-asa ng bayan kasi kami yung next generation and we are more expressive in ideas with our opinions. Ikaw, show me, naniniwala ka ba? Oo naman, naniniwala at umaasa akong maraming kabataan ang may pakialam at malasakit sa bayan. Agree din ako at siguro kasama rin dyan ang mga kabataan sa ulat ng Sarangani Province Bureau. Kilalanin natin sila. Ano nga ba ang halaga ng kabataan sa lipunan? It is often said ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At ako'y naniniwala doon. At sinasabi rin na if you want to destroy one's country or one's nation, you have to destroy first the minds of the youth. So talagang yung mga kabataan dito, ang susunod na mamumuno sa ating bayan, sila ang susunod na gaganap sa tungkulin, sa mga napakahalagang tungkulin sa bayang ito. So nararapat lamang nabigyan sila ng pagkakataon na makilahok, makiisa, at siguro makijam sa ating lipunan. Invite Elisa ni Mayor sa amin naglan, si Mayor Yu Yung Yap. Sabi niya, nag-edukadong kabataan ang pag-asa ng bayan. Dito sa Capital Gym Ginanap ang kauna-unahang Youth Summit ng probinsya ng Sarangani. Ito ang unang pagkakataong magtatagpo ang iba't ibang sektor ng kabataan upang mapag-usapan ang iba't ibang problema ang kanilang hinaharap. Naganap ang summit nitong nakaraang taon. Itinipon ng provincial government ng Sarangani ang mga out and in-school youth, in-church youth, young professionals, Muslim youth at minority group youth. Ang mga resulta ng summit ay gagawing gabay ng lokal na pamahalaan para sa mga programang inilunsad para sa mga kabataan. Objective of the summit is to gather all of the minds, put them in one setting, and try to create a framework, try to enlighten governments on what are the issues concerning this sector. Really, this is an event where they will tell us what to do. Mahigit kumulang 300 participants sa nagmula sa 7 munisipyo ng probinsya ng Sarangani ay hinati o binupo ayon sa kanilang sektor. Nagkaroon ng pagsusuri ng mga strengths, weaknesses, opportunities at threats na hinaharap ng mga kabataan. Sa tulong ng mga speakers ay nag-isip sila ng mga posibleng solusyon sa mga problema ng mga kabataan. Dahil sa programang tulad nito, ay mas lalong nararamdaman ng mga kabataan ang kanilang kahalagahan sa komunidad. At the provincial level, we have passed an ordinance creating the Youth Development Council of the Province of Sarangani. With the creation of the Youth Development Council of Sarangani Province, all the other programs and projects and for the youth, so we have passed minor resolutions, resolutions like creation of different schools or resolutions giving away funds for the benefit of scholars, for the benefit of students. So yung avenue para maipalabas ng mga kabataan ang kanilang mga nararamdaman sa ating sosyedad, sa ating komunidad. Kasi yung mga kabataan natin, yung mga observant din sila, sila yung mga taong may critical thinking, sila yung mga taong nagmumuni at nag-iisip, at sila yung mga taong nakakaramdam ng mga problema sa ating lipunan. Umaasa kami matutupad ang mga ipinangako sa mga lumahok sa politikong ito. Ang pagtatapos ng summit ay dapat maging hudyat ng sumula ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga kabataan. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.